Ah, gawin na natin ang hot tissue for today. Let's go. Landi, no? Parang bulating nilagyan ng asin eh. Lakad, no? Okay. Okay, yes. Ito na ating hot tissue. Ako, anong issue kaya yan, ha? Okay. Baka politics yan, ha? Baka politics. Ano sabi? Ito na nga, schools as breeding ground for rebel leaders. Totoo ba? Yes or no? What's your opinion? Rebel leaders. Oo. Ayan. Meron ba kayo kayo ba personally sa school nyo noon? Meron ba kayong na-experience na ganyan? Ako sa school namin, hindi kami finifeed ng ganyan na kailangan. Uh-oh. Sa school namin, ha? Kaya ang i-example ko, yung napag-aralan ko school, wala naman. Hindi naman sa amin tinuturo kung eto, maghalit kayo doon, magrebelde kayo sa ganung bagay. Hindi naman. Oo, wala naman. Sa amin din po, wala kasi Catholic school din yung pinasukan ko po. Kaya wala naman din ako na experience na rebel, parang something like that. Mm-hmm. Yes, pero siguro ang tinuturo lang sa school is ilaban mo ang karapatang pangtao. Yan, Kung tama ka. Humanity, yes, yes. Kasama yan sa pinag-aaralan natin. Kami naman, wala rin tinuturo sa aming mga ganyan against anything or anyone. Mm-hmm. Wala namang mga ganyan tinuturo. Kasi rin kami, nag-graduate din ako nung high school sa isang Salesian school run by, alam nyo na, yung mga sisters. And wala namang kaming mga ganong mga tinuturo sa amin. Siguro nasa sayo na 'yan kung nasa sayo, it's your personal choice kung ano man, 'di ba? Pero 'yun nga, talking about rebelde o rebellion. Hindi mawawala yung mga makukulit na pagre-rebelde natin nung estudyante pa lang. Oo, makulit. Tama, 'yan talaga legit 'yan. Wala 'yan. Kakausapang rebelde, una tayong nagrebelde sa pamilya natin bago sa gobyerno, sa ibang tao. Kasi ang alam pa lang nating pamamalakad doon ay pamamalakad ng nanay at tatay natin na feeling natin sinasakal nila tayo. Pero may mga side din naman talaga na minsan ang isang magulang ay nakakasakal din ng karapatan ng isang anak. Karapatan ng bata, kailangan maging balance rin yan sa parents, no? Mm-hmm. Well, sa amin sa school naman, walang tinuturo. Ang tinuturo sa amin is to how to express yourself freely, to voice out your opinions. Ganun lang, walang any parang pro this, pro that. Walang rebelding nagaganap. Yes. Pero ito, yung pinaka-rebelding nagawa nyo doon sa buhay estudyante ninyo? Yung matuturin nyo na, napaka-rebelde ko naman yatang anak. Oh my God, I'm so rebelde. Rebelde sa school? Rebelde sa school o nag-rebelde ka sa bahay? Anong ba? Sa school, basta nung estudyante ka, nung moments na yon. Ay, ako, nung nagwala ako na parang inaaway ko yung teacher ko kasi kinatkatan ako. Na nagre-rebelde ako na... Lagi yan! Pagka nagugupitan, no? Alam kong rules, pero masyado nga akong mahal na mahal ko yung hair nun, parang sinabi ko, sobra naman kayo, hindi nasusukat sa buhok ang katalinuhan. Gumanong pa ako. Nilaban ang karapatang pangtao. Meron nga, sabi ko, yung iba kong kaklase dyan, ang ganda-ganda ng mga gupit, virus, pero hindi pumapasok, parang ginanong ko siya. Pero mali ako. Ngayon kasi, nung tumanda ako, naiintindihan ko na kung bakit sa ibang school may rules nung sa buhok. It shows na simple discipline, na kung kaya mong sumunod, na mapapractice mong sumunod sa simple na haircut, kaya mo nang sumunod sa mga rules pagtanda mo. Kasi kung simple rules pa lang sa book, hindi mo na kaya sumunod. Paano ka pa susunod sa mga traffic? Sa mga batas? Pang batas natin ngayon, di ba? Real life, isang maliit na mala. Pinapractice tayo na sumunod tayo, matutong sumunod, yun pala yun. Hindi pala dahil sa gusto lang nila na yung haircut mo, ganon. Trip-trip lang nila, ganon. Ako naman, kasi ang subject that time, math. Ayoko ng math. So, ang sabi ko sa teacher ko, wait lang po, may I go out. Tapos, dumiretso ako sa kantin, bumili akong fishbowl. Tapos, may gikyam. Galing! Kumain. Ang tagal ko sa CR. Pero di naman ako tinanong kung ba't ang tagal ko, ganun. Tama yun. Mali yun kasi,
ewan ko, mali nga ba? Nagutom kasi ako. Gutom kasi ako that time, so di ko talaga kayang pigilan. Pero mali yun, guys. Huwag niyong gagawin yun. Pero may recess or lunch? May tatanong ako sa inyo. Tingin nyo, okay lang ba na sa school pwede magbiskwit habang nagkaklase o bawal? Kasi ginagawa may school na pumapayag. May school na pumapayag na ako. Ngayari, nag-e-exam kayo at gutom na talaga kayo. Sige, mag-biskwit kayo. Ako, pero may school okay na bawal. Sabihin ko, okay ako lang naman, ako tatanungin. It's, for me, it's okay. Kasi may mga time talaga, iba-iba naman tayo ng oras ng taggutom natin. Ah, tama! May school kasi na bawal. May school na antayin nyo yung recess. And nakaka-drain ha ng utak kapag exam halimbawa tapos walang laman yung ano mo, yung gutom ka. Mahirap mag-concentrate kapag ganun. Yeah. Oh. Parang walang basta papasok yung, sa isip. Oo, basta yung nguya mo siguro mahina lang. Huwag nakaka-distract. Hindi nakaka-distract sa iba. Oh. Mahirap naman kasi kung maging ang babaunin mo, sizzling plate. Ay, teka lang. May dala kang sizzling plate tsaka sisig. Ma'am, magbimerienda lang ako. Kagano'n at shit. Oh, o kaya may bagoong pa eh, minsan. Oo, hindi pwede yun. Naging sa buong room. Ano to? Taray, ano na siya? Budel fight na inayang mga kaklase mo eh. Nakakaloka. Sa lamesa mo. Showtime!